Salamat ng marami sa ating Panginoong Jesus. Sa pamamagitan niya, naunawaan natin ang maraming mga katotohanan ngayon. Kung wala rin siya, hindi natin makikita ang ating kalagayan ngayon bilang mga tagasunod niya. At kung wala siya, hindi natin makikita na ang tunay na kailangan pala natin ngayon ay buhay. Buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay kinikilala ng banal na kasulatan na mga taong makasalanan na sa atin ay naghihintay ang tiyak na kamatayan. Pero salamat na lang kay Jesus. Sa kamatayan niya doon sa krus, binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pag-unawa sa ating kasalukuyang buhay. Kung ating titingnan ngayon, ang ating buhay ay tunay na maigsi. At dahil sa kanyang kamatayan doon sa krus, ipinagkaloob niya sa ating lahat na tayo ay makapagpasya, maniwala at manampalataya upang magkaroon tayong lahat ng buhay na walang hanggan. Kay Jesus, meron tayong pag-asa, mapalad na pag-asa. Magpasalamat tayo sa Panginoong Jesus sa kanyang mga ginawa para sa atin. Kaya, bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan ka sa lahat. Salamat po sa lahat ng mga bagay na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po na kayo ang aming Diyos. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Kayo ang nagbigay sa amin ng patuloy na buhay. Kayo ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. At sa araw pong ito, sa aming pag-aaral na muli ng inyong salita, samahan po ninyo kami upang maunawaan namin ang mga bagay na may kinalaman sa paghahatulan at sa paghuhukuman. Ingatan nyo kami, Ama, at maraming salamat po sapagkat dinilig mo kami sa aming mga dalangin. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, mayroon po tayong mga bagay na gusto kong ating unawain. At hinihiling ko sa inyo na pakinggan nyo mabuting ito sapagkat ito ay magandang bagay na ating unawain. Babaeng makasalanan. Nahuli sa akto ng pangangalo niya. Kaya dinala siya ng mga eskriba at fariseo sa harap ni Jesus upang ipakilala ang kanyang ginawang kasalanan. Bagaman ang Diyos ang nagbigay ng kanyang mga utos sa Israel sa pamamagitan ni Moses, ang kabuuan ng mga batas na iyon ay kanilang sinusunod na parang ang mga ito ay galing kay Moses. At sangayon po sa mga batas na iyon, kailangan na ang babaeng nahuli nila sa pangangalo niya ay batuhin hanggang sa kamatayan. Pero dinala muna nila kay Jesus ang babae. Ito ay dahil din sa naghahanap sila ng mga salita na maaring sabihin ni Jesus upang maisumbong nila siya sa mga otoridad. Sa katunayan, parang isang pagkukunwari na nahuli nila ang nasabing babae sapagkat kung siya ay nahuli sa akto, nasaan ang kanyang kasamang lalaki? Wala ang lalaki kaya marami ang nagsasabi na ang babaeng yun ay kanila lang hinuli. Ginawa nila yun upang mahuli nila si Jesus na magsalita ng mga hindi akmang bagay para kanilang maisumbong sa nararapat na hukuman. Kaya tingnan natin ang mga nangyari noong mga sandaling yun. Ang sabi nila kay Jesus ay makikita natin sa Juan 8:4-5 na ganito po ang sabi, "Guru, ang babaeng ito ay nahuling nangangalo niya sa akto. Ngayon, sang-ayon sa batas, iniutos ni Moses sa atin na ang gayon ay kailangang batuhin. Ano ang iyong masasabi?" Habang nagsasalita sila ay parang walang narinig si Jesus. Nang sila ay patuloy na nagsalita, tumayo si Jesus at nagsalita siya. Maunawaan natin ang kanyang sinabi sa Juan 8:7 na ganito ang sinasabi sa atin. Datapat nang sila'y nagpatuloy sa pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanila'y sinabi, "Ang walang kasalanan sa inyo
ay siyang unang bumato sa kanya. Muli siyang yumuko na sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Samantalay sa kanilang narinig, parang natauhan sila at nagising sapagkat naunawaan nilang lahat na sila ay makasalanan. Isa-isa, umalis sila mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Naiwang natira na lang si Jesus at ang babaeng kanilang dinala sa kanya. Maya-maya, umunat muli si Jesus at tinanong ang babae, "Babae, saan sila nangaroon? Wala bagang taong humatol sa iyo?" Sumagot ang babae na nagsasabi, "Wala sino man, Panginoon." Sumagot naman si Jesus na nagsasabi rin, "Ako man ay hindi hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon huwag ka nang magkasala." Hindi natin alam ang sumunod na pangyayari kasi hindi na po binanggit ni Juan kung ano ang nangyari sa babaeng yun. Basta sinabihan siya ni Jesus, "Humayo ka na ng iyong lakad. Mula ngayon huwag ka nang magkasala." Ang kasalanan ay isa sa pinakamalimit na gawin ng tao. Hindi lang pinakamalimit kundi ang mga tao ay tuloy-tuloy sa kanilang paggawa ng kasalanan. Ang sabi ng kasulatan sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos." Sa kalagayang ito, dumating dito si Jesus sa lupa upang bigyan niya ng solusyon ang kasalanan. Hindi nagawa ng mga tao na maabot ang kaluwalhatian ng Diyos, kaya isinugo ng Diyos si Jesus dito sa lupa. Ano ang ginawa ni Jesus? Sinasabi sa atin sa Roma 5:8 na si Jesus ay namatay para tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Kung lilinawin natin, ang prosesong ito ay inahalin tulad natin sa proseso sa hukuman ng tao. Ang paghahatulan ay isang proseso na kung saan ang tao ay inilalagay sa isang upuan, sinusuri ang kanyang mga kasalanan, at kung mapatunayan na siya nagkasala, dadalhin siya sa paghuhukom. At kung siya ay makita na may kasalanan pero tinanggap niya ang kaloob ng Diyos na buhay na wala hanggan kay Jesus, hindi na siya dadaan pa sa hukuman, kundi lumipat na siya mula sa kamatayan at tumawid na siya sa buhay kay Kristo Jesus. Ito po ang patutuon na malinaw na sinabi ni Jesus. Sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang duminig ng aking salita at sumampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na wala hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Maliwanag na dihamak ang mga salitang ito ni Jesus. Pero hindi sinasabi na lumampas na ang taong nagkasala sa araw ng paghuhukom. Ang malinaw na sinabi sa talatang nabanggit ay ito, kung siya ay duminig ng salita ni Jesus at sumampalataya sa kanya na nagsugo kay Jesus na walang iba kundi ang Ama, hindi na siya papasok sa paghatol. Dito ay ating makikita ang kaibahan ng paghatol sa salitang paghuhukom. Sabihin natin na ang paghatol ay yung panahon ng isang taong makasalanan ay tinitingnan kung talagang nagkasala nga. At dito ay napapaloob yung proseso na ating tinawag kanina. Dito rin, nagkaroon o nagkakaroon ng isang pagsusuri upang kung ang tao ay napatunayang magkasala, ay dadalhin siya sa panahon o araw ng paghukom. Sa mga Gawa 17:31, sinasabi sa atin ang bagay na ito, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin nilang maguli sa mga patay. Sino
ang sinasabi na nagtakda ng araw ng paghuhukom ang Diyos. Kanino ibinigay ng Diyos ang gawain ng paghuhukom? Doon sa lalaking kanyang itinalaga at ang lalaking ito ay yung nabuhay na muli mula sa mga patay. Sino ang lalaking ito na nabuhay mula sa mga patay? Si Jesus ang lalaking ito. Ito ang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. Ngunit kung ating papansinin, may pagkakaiba kaya ang katotohanan ng salitang nabanggit doon sa sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 5:10. Itinatanong ko ito sapagkat sa mga Gawa 17:31, ang nagsalita doon ay si Apostol Pablo at doon din naman sa Iglesia ng Corinto, siya rin. Tingnan natin ang kaubuan ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Kung ating titingnan sa 2 Corinto 5:10, ang binabanggit ay ang paghuhukom. Doon naman sa Gawa 17:31, paghuhukom din ang binabanggit. Pansinin natin na wala namang pagkakaiba pala sapagkat ang binabanggit sa parehong talata ay paghuhukom. Bagaman ang Diyos ang nagtakda ng araw ng paghuhukom, ang gawain ng paghuhukom ay kaninuya binigay kay Jesus. At ito ay nalaman din ni Apostol Pablo kaya sa Gawa 17:31, malinaw na sinabi niya na ang panahon ng paghuhukom ay binigay ng Diyos kay Jesus gaya ng ating nakita kanina. Pero doon sa paghahatulan, makikita rin natin ang sinasabi ni Jesus sa Juan 5:22. Na ano po ang sabi? Sapagkat ang Ama'y hindi humahatol kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol. Kung alam natin, o kung alam ni Jesus na ang gawain ng paghatol ay ibinigay din sa Kanya ng Ama, sino ang nagbigay ng gawain ng paghatol? Ang Ama! At ang paghukom naman ay ipinagkaloob din kay Jesus sapagkat siya, si Jesus ay Anak ng Diyos. Isang tiyak na bagay ang ating ipinapahayag. Para sa mga tao, mayroong araw ng paghatol at mayroon ding araw ng paghukom. At sino ang mangunguna sa dalawang ito? Maliwanag na si Jesus ang gagawa ng parehong gawain kahit sabihin natin na magkaiba ang dalawang bagay na yan, bagaman may mga kaugnayan sa isa't isa. Mauna ang paghatol, susunod ang paghukom. Sa ating pag-aaral ngayon, unahin natin ang paghatol sapagkat ito naman talaga ang dapat na bigyan ng pansin. May dalawang klase ng tao na sa ngayon ay humaharap sa paghahatulan. Una, yung mga taong nanampalataya kay Jesucristo at ikalawa, yung mga tao na hiwalay kay Jesucristo. Dito ay kilalanin natin na ang ating pinag-uusapan ay yung mga taong buhay pa. Yung may mga pagkakataon pa na magsisi ng kasalanan at tanggapin si Jesucristo. Sinasabi natin ito dahil sa mga namatay na, ang kanilang dulong magiging kapalaran ay nakadepende sa kanilang kaugnayan kay Jesucristo nang sila ay mamatay. Kung sila ay namatay na may pananampalataya kay Jesus at namatay sila na may pagkilala sa Diyos Ama, ang sabi ni Jesus, sila ay lumipat na mula sa kamatayan hanggang sa kanila ay naghihintay na ang buhay na wala hanggan. Ngunit, doon sa mga tao na namatay na at wala sa kanilang puso ang pagkilala sa Diyos, wala rin sa kanilang puso ang pananampalataya kay Jesus, sa kanila ay naghihintay ang paghuhukom. Kaya, para sa mga namatay na, wala na tayong magagawa pa. Malinaw na sinasabi yan sa kasulatan sa Hebreo 9:27, sapagkat itinakda sa tao na mamatay minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. At maliban na baguhin iyan ng Ama,
ang katotohanan na hindi natin pwedeng baguhin. Pero sa lahat ng mga tao na nabubuhay pa sa panahong ito, ang paghahatulan ay naghihintay sa atin. Kaya kailangan ating marinig ang mga salitang ito upang tayo ay maging handa sa paghahatulan at ganun ding kalagayan ay makaiwas sa araw ng paghuhukom. Sinabi natin kanina ng lahat ng tao ay makasalanan. Ito ang tanging dahilan kung bakit mayroong paghahatulan na ating dadaanan. Walang tao ang maaaring magsabi na siya ay hindi makasalanan. Ang nagdiin ng katotohanan iyan ay walang iba kundi ang Diyos. At ito ay maliwanag sa Kanya na paulit-ulit niyang sinasabi sa Biblia. Kaya tingnan natin ang ating buhay at ating pansinin ang kalooban o ang kabuuan ng ating paninirahan dito sa lupa. Doon sa Genesis ay inilarawan ng Diyos ang kalagayan ng tao. Makikita natin ito sa Genesis 5 o 6:5 na ganito ang sinasabi. At nakita ng Panginoon Diyos na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Ito ay nung hindi pa niya ginugunaw ang daigdig sa pamamagitan ng tubig o ng malawakang baha. Nang mangyari ang baha at nagkaroon muli ng pagdami ang mga tao, ang kasalanan ay patuloy na naging laman ng isip at puso ng tao hanggang sa tinawag niya si Abraham at ang lahi ni Abraham ay naging isang bayan na tinawag ng Diyos na sarili niyang bayan. Ano ang bayan ngayon? Ito ang bayang Israel. Sinasabi sa ating lahat na may mga dahilan ang Diyos sa pagpili sa Israel. Malino na ating mababasa sa Deuteronomio 7:6-7 ang mga salita na sabi ng Panginoon, sapagkat ikaw ay banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari o na kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan sa ibabaw ng lupa. Hindi ka inibig ng Panginoon Diyos, ni pinili ka niya dahil sa ikaw ay marami sa bilang kaysa alinmang bayan sapagkat ikaw ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Ngunit, pinili ka ng Diyos, iniibig ka ng Diyos. Gusto rin ng Diyos na maipakita sa Israel at sa buong daigdig ang kanyang kapangyarihan at sa ganito ring bagay, maipakita ng Israel sa buong lupa at maihayag ang pangalan ng Diyos sa buong daigdig. Ang pariralan na nagsasabi sa Israel na ipahayag ang pangalan ng Diyos ay isang paglalahad sa Israel na layunin ng Diyos na makilala siya ng buong lupa. Sino po ang Diyos? Siya ang lumalang ng langit at ng lupa. Siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay dito sa lupa. Hayop, ibon, mapunong kahoy, araw, buwan, pati mga butuin na kilala ng tao na nilalang niya ang lahat ng ito. Nilalang din niya ang tao. Dapat maging masagana at puno ng kaligayahan at kapayapaan ang daigdig. Binigyan niya ang tao ng kapamahalaan at sinabi niya sa tao na ingatan ang mga bagay na iyon. Ngunit hindi ito nagawa ng tao dahil sumunod ang ating mga magulang at hindi sila nakasunod ng maayos. Dito pumasok sa daigdig natin ang kasalanan. Kasabay nito, nagkaroon ng kasiraan ng mundo. Dumating ang mga sakit, pagkatuyo ng mga dahon, pagkasira ng punong kahoy, dumating din ang lindol, bagyo, pagtuyo ng lupa, mga kagutom at ibang mga bagay na sumira sa daigdig hanggang sa kasalukuyang panahon. Bilang Diyos, may karapatan at kapangyarihan siya sa pagpili sa Israel. Nais niya na baguhin ang daigdig at muling ibalik ang kagandahan ng Eden dito sa lupa. Ginamit niya ang Israel noon, ngunit nabigo ang bayang pinili. Bakit niya pinili ang Israel? Dahil sa pag-ibig niya. Ngunit siya'y binigo ng Israel. Pinili niya ang Israel para sa kabanalan, ngunit siya'y binigo ng Israel. Nais din ng Diyos na sa pamamagitan ng Israel, maipakilala sa buong sanglibutan. Hindi rin ito nagawa ng Israel. Lumayo ang Israel sa Panginoon Diyos at sa kaduluduluhan. Sa halip na kilalanin ang anak ng Diyos, ang Israel ang gumawa ng paraan upang si Jesus ay maipako doon sa krus. Ngunit kung ating titingnan, bagaman namatay si Jesus, ay nabuhay siyang muli,
Dito ipinakilala ng Diyos ang kanyang panukala at layunin ay hindi magkakaroon ng kabiguan. At sa dakong huli, makikilala ng buong daigdig kung sino siya. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At ang Diyos ay hindi pwedeng ihambing sa kaninumang Diyos-Diyosan lang. Siya ang tunay na Diyos. Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kawaan, Diyos na mapagpakumbaba, Diyos na manlalalang, Diyos na naghihintay sa buong daigdig na dumating ang tao sa pagkilala sa Kanya na siya nagbibigay ng tamang paghatol at paghukom. Kaya tayo ngayon na nag-aaral upang maharap natin ang ating ginagawa dito sa lupa upang ating maisip ang ating mga plano kung ang mga ito ay kasang-ayon ng kalooban ng Diyos. Sa Apokalipsis 14:6-7, ang wika sa atin ay ganito, "Nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na wala hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa. At dumating ang paghatol ng Diyos at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig." Pansinin nyo, mabuti ang mga salitang binanggit sa mga talatang iyon. Nakita ang isang anghel at ito ay may isang mabuting balita na ibabalita sa lahat ng nananahan sa lupa. At walang makakaalis sa panahon ito. Walang makakaiwas o makakatakas dito sapagkat ang ibinabalita ay alin po ang pangangaral sa buong mundo at ang lahat ng mga tao ay sinasakop nito. Katotohanan sinasabi ko ito sa inyo. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ito mga kaibigan ko ang napakagandang balita sa atin ngayon. Dumarating ang paghatol. Lahat tayo ay talagang haharap diyan sa araw na yan pero may malaki at magandang pabalita sa atin at kung tatanggapin natin si Jesus, sasampalataya tayo sa Kanya, lalampas na tayo sa araw na nabanggit at lilipat na tayo mula sa tiyak na paghatulan na ang naghihintay sa atin ay kamatayan. Lilipat tayo. Palapit sa buhay na wala hanggan. Napakagandang balita yan mga kaibigan. Kaya atin iyang tanggapin. Buhay na wala hanggan. Walang kasiraan, walang kamatayan. Tunay na maligaya at mapayapa dahil kay Jesus na binibigyan niya sa atin na walang bayad para sa inyo at para sa akin. Tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus sapagkat sa Kanya lamang tayo mayroong pag-asa. Binigyan niya tayo ng buhay. Kaya panatilihin natin ang buhay na yan na ating hawak sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. My God, my Savior, a
has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me, His word my hope secures. He will my shield and portion be as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, an end in love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, an end in love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God